Muli po mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa kanyang biyaya. Tayo po'y muli nagkita-kita. Ginising tayo, sabi nga ni Brother Rudolph, laging mayroong umaga na tayo ginigising. Salamat sa Panginoon. At bago tayo magpatuloy sa ating pagsamba, pagpupuri, paalala po. Hindi naman po ito paalala, kundi pagbati po. Pagbati po para po sa ating mga kapatid sa kanilang anibersaryo. April 5, sina Brother Larry at Sister Annabelle, ang kanilang 50th anniversary. Hindi po, ano lang po sila, 25. Salamat po sa Panginoon, sama po natin sila sa panalangin. Gayun din po, sabi po ng ating mga kapatid, wala daw pong gawain niya yung sinupakan dahil sa bagyo. Sama po natin sila sa panalangin. Nawa ay kahit man lang sa streaming ay makapakinig sila at sila ang kanilang
Oh, si cellphone lang din pala. Nawa nga, kahit sa ganung paraan ay makarinig sila ng salita ng Diyos at patuloy ng biyaya ng Diyos ay kanilang maranasan. Muli mga kapatid, dati pong ihanda ang ating sarili para po sa ating pagsamba. At muli binabati ko po kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po ang ating pong buhay? Kamusta po ang buong sanlinggo? Kamusta po ang iyong pakikipagbaka? Pakipaglaban. Lagi nating naririnig sa tuwing lalabas tayo ng bahay-sambahan, muli tayo ay haharap sa ating digmaan. Lagi nating naririnig. Yan din po ang nangyari sa buhay ng salmista. Yan po ang buhay ng mga Israelita sa kanilang kapanahunan, sa kanilang digmaan. Nakaraang linggo, nakita natin ang kanilang pagtitiwala ay hindi doon sa karwahe at kabayo sa kanilang panalangin. Ngayon po naman, ipinakita nila kung paano ang naging resulta ng kanilang panalangin, ng kanilang pagtitiwala sa Diyos, paano nila tinamasa ang tagumpay. Basahin po natin ang Salmo 21. Ganito po ang pagkakasabi. Ang hari ay nagagalak, O Panginoon, sa iyong kalakasan. At sa iyong pagliligtas ay napakalaki ng kanyang kagalakan. Ang nais ng kanyang puso sa kanya ay iyong ipinagkaloob. At ang hiling ng kanyang mga labi ay di mo ipinagdamot. Bakit? Sapagkat sinasalubong mo siya ng mabubuting pagpapala. Pinuputungan mo siya ng koronang dalisay na ginto sa ulo niya. Siya'y humingi sa iyo ng buhay, sa kanya'y iyong ibinigay, haba ng mga araw magpakailanman. Sa pamamagitan ng iyong pagliligtas, dakila ang kanyang kaluwalhatian. Ipinagkakaloob mo sa kanyang karangalan at kamahalan. Oo, ginagawa mo siyang pinakamapalad, magpakailanman. Iyong pinasasaya siya ng kagalakan sa iyong harapan. Sapagkat ang hari nagtiwala sa Panginoon, at sa pamamagitan ng tapat na pag-ibig ng kataas-taasan ay hindi siya matitinag. Verse 8, matatagpuan na iyong kamay ang lahat ng iyong mga kaaway. Ang mga napopot siya ay masusumpungan na iyong kanang kamay. Gagawin mo silang gaya ng mainit na pugon kapag ikaw ay lumitaw. Sasakmalin sila ng Panginoon sa kanyang kagalitan at sa apoy sila'y malulusaw. Pupuksain mo ang kanilang mga bunga sa mundo at ang kanilang binhi ay mula sa mga anak ng mga tao. Kapag laban sa iyo'y magbalak ng kasamaan, kapag sila'y nagpakanang ng masasama, hindi sila magtatagumpay. Sapagkat iyong patatalikurin sila, iyong iaakma sa kanilang mga mukha ang iyong mga pana. Mataas ka, O Panginoon, sa iyong kalakasan. Aming aawitin at pupurihin ang iyong kapangyarihan. Narito po ang pagpapasalamat, pagpupuri ng salmista sa tagumpay na kanilang naranasan sa hari na siyang nagtiwala sa Diyos. Sabi nga sa aming pagbubulay, mga pagpapalang tinanggap ng hari, makikita natin yung verse 1 to verse 6 na pinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga pagpapalang to. Verse 8 hanggang pababa, makikita natin na maging ang kanyang mga kaaway, ang kanyang mga kalaban ay sinawatan lahat ng Panginoon. Ito'y gawa at biyaya ng Diyos sa buhay ng salmista. Maaring sa buhay natin ay nakararanas tayo ng mga biyaya at pagpapala. Tulad po ng ating narinig, ito'y hindi nalilingid sa Diyos. Ang lahat ay nakikita ng Diyos, ang lahat ay gawa ng Diyos upang tayo ay manatili sa ating pagtitiwala. Sapagkat sa pagtitiwala, sabi nga sa verse 7, sapagkat ang hari nagtitiwala sa Panginoon, at sa pamamagitan ng tapat na pag-ibig ng kataas-taasan, ay hindi siya matitinag. Ito po ang nakikita ng Diyos sa buhay ng kanyang mga tao. Ang pagtitiwala sa gawa ng Diyos, ang pagpapala at mga karanasan natin sa buhay, ay kita ng Diyos. Ngunit patuloy na minamasdan ng Diyos ang ating pagtitiwala. At ito'y lumalago sa ating pag-aaral, sa ating pakikinig ng salita ng Diyos, katulad kanina, na muli sinariwa ng Diyos sa atin ang kanyang kadakilaan. Muli mga kapatid, mayroon tayong katwiran, mayroon tayong dahilan para magpuri sa hari, ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos. Kaya nga muli mga kapatid, ihanda natin ating sarili, tayo'y sumamba sa oras na ito. Muli tayo'y aawit.
po tayo lahat. Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa oras na ito. Tunay po na ikaw ang aming tulong sa lahat ng pagkakataon. Sa haba ng panahon na lumipas mula po noon, ang iyong tulong ay nakakamit ng iyong mga tao. Ang iyong biyaya ay patuloy mong pinagkakaloob sa iyong mga tao. Salamat po, Panginoon, sa biyaya at tagumpay na pinagkaloob po sa amin. Lumipas po ang sanlinggo ng aming pong buhay. Kami po ay iyong sinamahan. Kami ay nakagawa ng aming pong mga katungkulan, ng aming pong mga trabaho, ng aming pong mga gawain sa araw-araw. Ngunit hindi mo kami kinalimutan, Panginoon, sapagkat naranasan po namin ang iyong pag-iingat. Naranasan po namin ang iyong pagpapala. Kaya naman, Panginoon, sa umagang ito, sa araw na ito, kami nagbabalik ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyong kaloob sa amin tagumpay, sa iyong kaloob sa amin sa araw-araw, sa mga biyayang iyong pinagkaloob sa amin. Kami kumakain, kami umiinom, kami may buhay, at gayon din kami inihaon mo sa takot, Panginoon, ang aming pong paligid ay nakalaya po sa karamdaman. Muli, Panginoon, kami narito at nagpupuri at nagpapasalamat. Hayaan mo pong patuloy na mataas ang iyong pong pangalan sa aming pong kalagitnaan, sa aming pagninilay, nilay ng iyong pong mga salita, sa aming pag-awit, sa aming pagkakaloob. Lahat na ito'y magbigay nawa ng kaluwalhatian sa iyong pong banal na pangalan. Muli po, aming Ama, marami pong salamat sa ngalan po na aming pong Panginoon Jesus. Amen. Muli tayo po'y magpatuloy sa ating pong pagpupuri. Immortal, invisible God. Thank you.
Dumako sa ating pong pagbabasa. Luke chapter 10. Magsisimula po tayo from verse 25. Tayo pong magbasa. At may isang dalubhasa sa kautusan ng tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi niya sa kanya, Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? At sumagot siya, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. At sinabi sa kanya, tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. Subalit, sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili ay sinabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. At nagkataong bumababa sa daang iyon ang isang pari. Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Gayun din ang isang lipita. Nang dumating siya sa lugar na iyon at kanyang nakita ang taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. Subalit, ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan. At nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at tinalian ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, buhusan ng langis at alak. Pagkatapos, isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi niya, alagaan mo siya. At sa anumang karagdagan mo pang gastusin, ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Ano sa palagay mo? Alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagpakitang habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Sa pagpapatuloy niya sa kanilang lakad, pumasok siya sa isang nayon. Isang babaeng ang pangalan ay Martha ang tumanggap kay Jesus sa kanyang bahay. At siya ay may isang kapatid na tinatawag na Maria na naupo sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang salita. Ngunit, si Martha ay naaabala sa maraming paglilingkod. Siya ay lumapit sa kanya sinabi, Panginoon, wala bang anuman sa iyo na pinababayaan ako ng aking kapatid na maglingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. Subalit sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Martha, Martha, nag-aalala ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Subalit sa bagay ang kailangan, pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi kukunin sa kanya. Salita po ng Diyos. Umako po tayo sa ating pagkakaloob.
Tayo po ay dumako sa pananalangin. Bago tayo makinig ng salita ng Diyos. At ipong pasalamatan ng Diyos sa buhay po ng ating kapatid, Brother Larry and Annabelle, sa kanilang wedding anniversary. Salamat sa Panginoon. Patuloy silang pinatag ng Diyos. At maging yung ating mga kapatid na sa Leyte na ngayon po ay apektado ng bagyo. Wala silang gawain. At mahirap din mag-livestream kasi walang signal. So mahirap ang kanilang kalagayan ngayon. Pag-pray natin sila na ang Diyos po ang patuloy na humawak sa kanilang kalagayan ngayon, na maaaring meron pa silang phobia yung katatapos ng bagyo. Tanggal yung kanilang bubong, ngayon panibagong bagyo na naman, si Agaton. So, mag-pray natin ang ating mga kapatid na patuloy pong manghawak sa ating Panginoon. At maging sa kay Pastor Boy Castaño, sa kanyang pamilya, pag-pray natin sa oras na ito na patuloy sila i-comfort ng Panginoon. Sa kabila po ng pagwalay ng kanilang minamahal na si Pastor Boy Castaños, ay nawa ang Diyos po ang patuloy na magkalob sa kanila ng kalakasan na natiling matatag. Okay, sige po, maging yung ating pagsamba ngayong umaga, pag-pray natin na tayo tulungan ng Diyos na makapanatili hanggang sa matapos natin yung ating pong pagsamba sa umagang ito. Manalangin tayo. Dakilang Diyos na nasa langit, tunay po na kami ay nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay sa amin patuloy ng biyaya upang makarating sa lugar na ito, upang ikaw ay dakilain, upang ikaw ay luwalhatiin sapagkat taglay namin ang kaligtasang iyong pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng aming pong Panginoong Hesus. Kaya naman kami ay patuloy po na nagagalak, na nagbibigay luwalhati sa inyo, nagbibigay papuri sa inyo sa oras na ito. At dalangin namin, Panginoon, na kami po ay nagpapasalamat sapagkat nakita namin ang inyong pong katapatan sa buhay po ng aming mga kapatid na nagpostpone ng kanilang wedding anniversary, Brother Larry at Annabelle. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na patuloy po na humahawak sa kanilang pamilya, na sa kabila po ng maraming panahon na si Brother Larry ay nakadestino sa ibang bansa dahil po sa kanyang trabaho. Ngunit inyo pong patuloy na sila'y pinagkakaisa. Patuloy silang iniingatan, Panginoon. Kaya kami po patuloy po nagpapasalamat at nagpupuri sa inyo. Dalangin namin kay Brother Larry sa kanya pong pananatili doon ay kayo ang mag-ingat sa kanya. Huwag niyang kalimutan ang araw na ito ay sa inyo. Naway patuloy niyang gawin na makapagbulay siya ng inyong mga salita sa araw na ito. At ganyan din aming pong patuloy na sinasamo sa inyo ang mga kapatid namin na nasa Leyte ngayon ay apektado po ng bagyo. Hindi sila makapagsamba. Dalang namin, Panginoon, ang inyong biyaya ang maghari sa kanila. Maaring mayroon pa silang naranasang takot sa nakalipas na bagyo. Ngunit, Panginoon, sana po ay hawakan niyo po ang kanila pong mga puso. Hawakan niyo po ang kanila pong mga pananampalataya. Maghawak sa inyo na sa kabila po ng mga pangyayaring ito, ay kayo pa rin ang Diyos na nakaupo sa inyong pong trono. Kayo pa rin ang Diyos na nanatili. Kayo pa rin ang Diyos na hindi nagbabago. Alam niyo ang lahat ng bagay ng mga pangyayaring ito. Kaya naman, dalangin namin, Panginoon, para po sa aming mga kapatid doon ay patuloy pong manghawak sa inyong pong mga salita, sa inyong pong mga pangako. Maging sa mga kapatid namin dito na hindi namin kapiling sa oras na ito, sanhi po nang may mga karamdaman sila, may ubo, may sipon. Kayo po nawa, Panginoon, ang patuloy po na magkaloob ng kalakasan sa mga kapatid namin ito na sila po ay makarecover sa kanila pong kalagayan at ito mauwi sa malalang sitwasyon, kundi bagkos, Panginoon, ay gamitin niyo po ang kanila pong pagpapahinga sa mga oras na ito upang manumbalik po ang kanilang kalakasan at muling makasama namin sila sa darating na Sunday. Aming Diyos, kayo po nawa ang patuloy na mag-ingat sa kanila maging sa oras na ito na kung saan sila po ay kasama namin sa online, sa live streaming. Naway alisin niyo po anumang mga hadlang sa kanila pong puso, maging sa mga koneksyon na hindi po mahadangan ang kanila pong paikinig ng inyo pong mga salita. Maging sa ambig mong mga kapatid sa lugar po ng Davao, sa pamilya po ni Pastor Boy Castaños na kanya pong naiwan. Lord, kayo po ang patuloy na mag-comfort sa kanila pong kalagayan. Nakakalungkot po na mawala ang kanilang minamahal sa buhay, sa kanila pong presensya. Ngunit sa kagalakan sapagkat siya po, Panginoon, ay nasa inyong piling. Kasama niya kayo, Panginoon. Kaya naman, sana po ito po ay maging comfort sa kanila pong mga naiwang mahal sa buhay na patuloy sila na magkaroon ng kagalakan sa kabila po ng kalungkutan sa kanilang physical, sanhi po sa pagwalay ng kanilang pong mahal sa buhay. Ngunit isang kagalakan na
na mawala na po ang kanya pong paghihirap, malis na po ang kanya pong, siya po ay nagtagumpay na pagdating po sa mga pagsubok dito sa lupa, at kapiling niya ang aming Panginoong Yesus. Kaya naman, dalangin namin Panginoon sa mga kanya pong mga mahal sa buhay na naiiwan ni Pastor Boy, ay patuloy po na kayo ang mag-comfort sa kanila sa inyo pong mga salita, sa mga katotohanan na ang inyo pong mga salita, at maging sa iglesia ang naiwan doon ay patuloy po na inyo silang patatagin, na gamitin niyo po ang mga kalalakihan na naroon, tumayo sa pamamagitan ng inyong kalakasang ipinagkakalob sa kanila upang pangunahan ng iglesia. At gayon din Panginoon, sa oras na ito, patuloy po na namin sinasamo sa inyo ang aming pong pagsamba. Batid niyo ang kalagayan ng puso namin, batid niyo ang kalagayan ng bawat isa. Ngunit kami po ay patuloy na nagtitiwala sa inyo na sapagkat ang inyo pong mga salita ay hindi nahadangan ng anumang mga problema namin, hindi nahadangan ng anumang mga distraction sa paligid namin, sapagkat ang inyo pong mga salita, ito po ay mangyayari sa aming Panginoon. Nawa patuloy kaming magkaroon, patuloy ng pangahawak, o patuloy kami Panginoon na gawin namin ang lahat ng paraan upang kami po ay manatiling gising na makinig ng inyong mga salita, sapagkat alam namin Panginoon na kayo ay magsasalita sa amin, magtuturo sa amin sa umagang ito. Gamitin niyo po si Pastor Boy sa kanya pong pagtayo sa likod ng pulpitong ito. Bigyan siya ng kalakasan ng pangatawan, kalakasan ng boses na kanya pong maipahayag ang inyong mga salita ayon po sa inyong kalooban. Aming Diyos ay po namin patuloy kinukumit ang lahat ng ito sa ngalan po ng kami pong Panginoong Yesus. Amen. Bago ang pakikinig ng salita ng Diyos, tayo po yung mawit, isang awit panalangin. Natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. At babasahin natin ang mga talatang 10 hanggang 12. Pinamagatan ko po itong pag-uusik ng Kristiyano, ipagtataka ba? Pag-uusig ng Kristiyano, ipagtataka ba? Palay kundi dapat.
ang dapat natin pagtataka kung hindi ka inuusig na ikaw isang Kristiyano. Basahin natin verse 10 to 12. Mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ka, kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magala kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Ito ang salita ng Panginoon, tayo ay manalangin. Opo, Panginoon, tanging sa biyaya ninyo, sa inyo lamang kalooban kami na maging marapat sa iyong harapan. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maunawaan ang mga salita ninyo upang lahat po ng maaaring mangyari sa aming buhay hindi namin dapat ipagtaka, kundi matuto kaming tumingin sa iyo, matuto kaming magpuri sa inyo bilang inyong mga tao. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang buhay Kristiyano ay may hambing natin sa isang tasa. May isang taong nagpunta sa isang tindahan ng mga Chinese at nakita niya ang napakaraming tasa na iba't ibang mga hugis, iba't ibang kulay. Ngunit isang tasa ang nakapagbigay sa kanya ng pansin at kanya itong nilapitan at nagtanong kung magkano yan. Ang sabi nung may-ari, pasensya ka na, hindi pinagbibili yan dahil sa labis na halaga na hindi kayang bayaran. Bakit? Ano bang klaseng tasa yan? Saan ba nagmula yan? Paano ba yan ginawa? Itasa lang naman yan. At ang sabi nitong may-ari, ang sabi niya, may isang tao na gustong gumawa ng isang tasa na makapagbibigay sa kanya ng luwalhati at makapaglingkod sa kanya habang buhay. Napadaan siya sa isang putikan at sa putik na yon siya'y kumuha ng kapirasong putik at pag-uwi sa bahay, kanya itong hinubog, nilamas hanggang sa inalis ang lahat ng mga dumi, ang bato, ang basag na bote at ano paman hanggang sa ito'y maging purong putik. At umupo siya at nilagay doon sa kanyang hulmahan at pinaikot ang hulmahan at kanya itong hinubog sa isang napakagandang hubog na tasa. At nilagyan niya ito ng hawakan at kanyang binigyan ng mga hugis, mga diboho, at pagkatapos binigyan siya ng kulay at napakaganda nung tasang yon. At ang tasa ay nagsalita. At ang sabi ng tasa, salamat po, binigyan niyo ko ng buhay. Ang sabi ng may-ari, ngayon, ang ganda mo. Nasa iyo ang lahat ng katangian para hangaan ka ng lahat ng tao. Subalit hindi pa tapos ang paglikha ko sa iyo. Hindi pa po tapos. Napakaganda ko na. Ang ganda ng pagkakayari. Wala akong katulad. Hindi pa tapos. Nakita mo yung pugon na yon? Mayroong apoy? Yan ay painitin ko pa ng 7 beses na init ng apoy. At ikaw ay ilalagay ko roon. Sabi ng taas, huwag, maawa ka sa akin, Panginoon. Ayoko. Mamamatay ako dyan. Hindi ko kayang manatili dyan. Pero wala siyang magawa. Hinawakan siya ng may-ari, nilagay doon sa pugon. Huwag! Huwag! Maawa kayo sa akin! Mamamatay ako! Ngunit hindi siya pinakinggan at inilagay siya roon. Tinakpan ng pugon.
Ngunit nakasilip ang Panginoon sa kanya. At habang siya roon talagang nagmamakaawa dahil sa init ng apoy, sumisigaw siya, tumatango ang Panginoon niya, sabi, palagi ko tama na. At pagkatapos, binuksan niya, sabi ng tatay, ay, salamat, nakahinga akong maluwag, buhay pa pala ako. Ang sabi ng kanyang amo, Panginoon, ngayon, napakatibay mo, ngunit hindi pa tapos. Ha? Huwag, maawa ka, ano bagay mo sa akin? Pipinturahan kita ng napakagandang pintura at lalagyan ko ng dekorasyon ang buong katawan mo. At pininturahan niya, sabi, tama na, nasusuka ako sa amoy. At pagkatapos, yan, ang ganda mo na. Obra maestra, ay salamat po, tapos na. Hindi pa, ibabalik kita muli doon sa pugon. Wah, katapusan ko, mamamatay na ako. Ngunit walang magawa ang tasa, siya'y nilagay at sinara ang pugon at siya'y nagsusumigaw. Ngunit mamaya-maya binuksan siya muli at ang sabi ng Panginoon niya, yan, perfect. Lahat ng kulay, lahat ng tibay na sa'yo, ikaw ay isang obrang maestra para sa akin na makapagbibigay lugod sa akin. Buhay Kristiyano, mga kapatid, tayo po'y kinuha mula sa putik ng kasalanan. Hinubog tayo tungo sa larawan ni Kristo. Binigyan tayo ng biyayang kaligtasan. Binigyan tayo ng banal na Espiritu upang tayo makapamuhay at makapagbibigay papuri sa Kanya. Ngunit hindi pa tapos. Tayo ngayon ay nasa kasalukuyan at tayo inilalagay sa nagliliyab na mga pagsubok upang makita ang ating tibay at maluwalhati ang Diyos sa Kanyang pagkakalikha sa atin. Naalala natin nakaraan, tinapos natin ang 7 katangian ng isang totoong Kristiyano. 7 katangian na siyang ginawa ng Diyos sa atin nung tayo po'y naligtas. Tayo'y ginawa niyang dukha sa Espiritu na wala tayo may pagmamalaki kundi ang Diyos lamang. Tayo'y ginawa niyang nahahapis sa mga kasalanan natin. Hindi tayo makatulog, hindi tayo matahimik hanggat may kasalanan tayo sa ating buhay. Ginawa niya tayo mapagpakumbaba upang sa ganun siya ang mataas. Hindi self-important ang ating sarili. At pagkatapos, binigyan tayo ng pagkauhaw at pagkagutom sa katwiran. Hindi tayo nagiging self-righteous sa ating mga sarili. Yan pong pagkakalikha ng Diyos sa atin. At pagkatapos, dahil dyan, tayo'y naging mahabagin. Mahabagin tayo sa lahat ng tao, kaaway man, kaibigan man, tayo po ay may angking kahabagan. At dahil dyan, nilinis ang ating mga puso. Malinis ang ating puso. Hindi tayo malaki sa ating sarili at tinitignan natin ang kaluwalhatian ng Diyos at nakaraan, ginawa niya tayong mapagpayapa. Tayo ay inutusan ng Diyos at binigyan ng kakayanan upang ang mga tao ay ating pong dalhin sa Diyos upang sila ay magkaroon ng reconciliation, magkaroon ng kapayapaan na matanggap din nila ang biyayang natanggap natin. Ito ang katangian ng isang tunay na Kristiyano. Subalit, kailangan pa tayong isalang sa apoy ng mga pagsubok. Hindi pa tapos ang proseso ng ating pong pagiging Kristiyano. Pag-uusig, kailangan ng Kristiyano. Kailangan huwag natin itong ipagtaka kung tayo po'y daranas ng mga sufferings, tribulations, trials, and temptations sa buhay natin. Matatawag ba tayong mapapalad na ngayon? Yes, pero hindi pa ganap na mapapalad. Tulad ng tasang ito, kailangang idaan siya na makailang beses sa apoy ng pagsubok upang lumabas ang pagkadalisay ng pagiging isang mapalad na Kristiyano. Kaya napakalaga po ito, mga kapatid, tungkol po sa pag-uusig ng Kristiyano. Dapat ba natin ito ipagtaka? Tignan natin ito sa dalawang bahagi, mga kapatid. Ano po ang kahalagahan ng pag-uusig o trials, temptations, sufferings, and tribulations sa buhay natin? Dalawang bagay po. Unang-una sa verse 11 and 12,
makikita natin na ang pag-uusig is a promise. Ito po'y isang pangako. Ang sabi po sa ating text, mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait at inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait. Ang sapo po dyan, hindi po sinabing paawa-awa kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, kapag kayo mayroong pagdurusa, mayroong mga pagsubok. Hindi po sinabi, mapapalad kayo. Mapapalad kayo. Ngayon, kung hindi po alam bilang isang Kristiyano, problemang malaki sa buhay mo kapag may pagsubok ka. Ayaw mo ng pagsubok. Tulad nung tasa, ayaw niya ng apoy. Ngunit kalooban ng Diyos, apoy. Pangako ito upang ikay tumibay. Hindi ito pagpapahirap sa iyo. Biblia ay puno ng mga pangako sa mga mapapalad na tao tulad mo, tulad nating lahat. Pag-uusig, tribulations, and trials. Habang tayo po'y namumuhay sa kingdom of God, sa kariyan ng Diyos, tinyo ang sabi sa Acts 14:22. Ganito po ang sabi sa Acts 14:22. Ang sabi po rito na pinalalakas ang mga kaluluwa ng mga alagad at pinapatatag ang loob nila na manatili pa sa pananampalataya at sinasabi na sa pamamagitan ng maraming kapighatian ay kailangang pumasok tayo sa karya ng Diyos. Kailangan sa pagpasok natin sa karya ng Diyos, sa pamumuhay natin sa karya ng Diyos, pamumuhay natin Kristiyano, marami pong mga pagsubok tayong daraanan. Marami pong mga pagsubok tayong mararanasan. Yan po ay pangako doon sa mga taong namumuhay sa salita ng Diyos. Pero kung hindi ka namumuhay sa salita ng Diyos, hindi mo maranasan ang pagsubok. Walang mga galit sa iyo na taga-sanlibutan. Bakit po? Kasama ka ng sanlibutan. Kakampi ka ng sanlibutan. Tulad ng araw, mga kapatid, ang isang tao, isa siyang bida sa kanyang buhay. Kilalang kilala siya ng isang baryo. Siya po ay minamahal ng buong baryo sapagkat siya'y lain lang kasama. Lahat ng mga kasayahan nandun siya at nangunguna siya ang bida. Kaya naman talagang puring-purisa ng lahat ng mga tao sa baryo. Ngunit isang araw nagulat siya sapagkat kinamumuhian siya. Kinasusuklaman siya. Siya po ay nasusuka ang mga tao sa kanya dahil siya po ay pumasok sa Kristyanismo o siya'y naging isang Kristiyano. Hindi na siya magustuhan, hindi siya maibigan, nilalayuan siya at inuusig siya. Kalukuhan, nasisiraan ka ng bait. Wala ka ng kaibigan ngayon. Totoo yan. Kapag ka ikaw na kay Kristo at namumuhay ka alang-alang kay Kristo, hindi mo dapat ipagtataka ang mga pag-uusig sa iyo. Ngunit kung hindi ka inuusig, magtaka ka. Magtaka ka kung walang sumasalungat sa iyo, sa iyong pananampalataya, sa iyong paniniwala, sa iyong pagsamba sa Diyos, walang pumupuna sa iyo, magtaka ka. Sapagkat ang totoong Kristiyano, pumapasok po sa maraming kapighatian sa karya ng Diyos. Hindi yan katakataka. 1 Thessalonians chapter 3 verse 3. Upang ang sino may huwag mabagabag ng mga kapighatiang ito. Sa katunayan, kayo rin ang nakakaalam na itinatalaga kami sa bagay nito. Ang sabi ni Pablo, huwag kayo ipagtaka sapagkat kami man, tulad ninyo, itinalaga sa mga kapighatiang ito. Kaya nga isang Kristiyano na nagtalagang nandoon sa mabigat na mga pagsubok, huwag natin ipagtaka bagkos atin silang ipanalangin na sila'y makatayong matatag hanggang sa matapos ang kanilang pagsubok na ito upang sila'y lumabas na isang dalisay. Ang sabi nga ni Jesus Christ, pangako niya, John 16:33, ang mga bagay na ito'y sinasabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay nahaharap kayo sa pag-uusig
Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, dinaig ko na ang sanlibutan. Si Kristo na ang unang dumaig ng lahat ng pagsubok na ating masasagupa ngayon. Talo na yan. Talo na yan. Tayo po ay matagumpay na. Gaya nga ng sinabi sa Salmo sa chapter 22, sa susunod na pag-aaral ng mga kalalakihan, na ang mga kapighatian ang siyang magtutulak sa iyo upang ikay manalangin ang buong taimtim. Sapagat ang taimtim na panalangin ang siyang nagpapawala ng problema, at ang pagluhod ng tuhod ang siyang paraan upang paluin, hagupitin ang kaaway at sila'y magagapi. Mga kapatid, huwag niyo ipagtaka nung kayo, kung kayo ay pinag-uusig. Ipagtaka ninyo kung walang umuusig sa inyo. Kaibigan ka lamang ng sanlibutan. So ano pong masasabi natin dito tungkol sa pangakong ito na pag-uusig? Tignan natin sa dalawang bagay. Una, ang pag-uusig ay pangako sapagkat ito'y katibayan ng biyaya ng Diyos na nasa iyo. Katibayan ito na itaglay mong biyaya ng Diyos. Katibayan itong ipinamumuhay mo ang biyaya ng Diyos. Marahil hindi mo kayang arukin kung gaano kalawak ang biyayang ito, pero napapatunayan sa buhay mo na ikaw na sa biyaya ng Diyos. Tignan niyo ang sabi sa chapter 5 verse 10, ating pagbalik. Ang sabi po, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Yan po yung patunay, ikay nasa biyaya ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig. Alam niyo yung pag-uusig, mga kapatid, hindi po yan aksidente. At hindi rin po yan hinahanap. Dumarating yan sa isang Kristiyano. Huwag niyong subukang maghanap kayo ng persecution and trials. Marami pong gumagawa niyan. Tulad namin nung araw, dahil naniniwala tayo ng casting of the spirit of demons, naghahanap kami ng mga inalihan ng demonyo para palayasin ang demonyong ito. Pero ito pong pag-uusig, hindi po inahanap. Ito'y dumarating sa bawat Kristiyano. Tingnan niyo ang sabi sa Philippians chapter 1 verse 29. Ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob, alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya. Hindi lang daw ang sumampalataya. Meaning to say, ang pananampalataya natin kay Kristo, kaloob ng Diyos. Hindi atin. Kaloob ito. Hindi lamang sa ang manampalataya sa Kanya, kundi magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Pati pagtitiis natin, kaloob. Alam niyo po yung salitang ipinagkaloob. Diyan po sa Griego, ang salita pong yan ay charizomai. Charizomai, ang pinaka-root word yan is charis. Ano ba yung charis? Grace. Di ba? Si charis. Grace. Sa mga katwid, yung ating pag-uusig, kaloob ng Diyos. Kaya sabi ni Job sa kanyang asawa, anong gusto mo? Tumanggap lamang ng mabubuti at ayaw mong tanggapin ang masasama? So even yung pong masasamang nangyayari sa atin dahil tayo Kristiyano, kaloob ng Diyos yan. At kadalasan nilalayuan natin, tinatanggihan natin, nilalabanan natin ang mga pagsubok. Gayong apoy iyon upang ikay patibayin sa iyong pagkakristiyano. Galit tayo kapag tayo po ay nauusig. Kaya nga, ang pag-uusig ay hindi po hinahanap. Ito'y kaloob. Kaya huwag ka magtaka kung inuusig ka. Magtaka ka kung hindi ka inuusig. Kapag ang mundo ay nalalatagan ng Kristyanismo, mga kapatid, dun ay kumbati sa Bisaya pa. Dun ay kumbati, dun ay bugno. Bugno, taliwala sa ngit-ngit o sa kahayag. Mayroong labanan, may digmaan sa pamamagitan ng kadiliman at liwanag. Hindi ka takataka.
Pero mabigat dito, ang natatalo, yung mga nasaliwanag. Hindi tayo dapat natatalo. Tayo ang dapat magliwanag sa kadiliman sa ating sambayan. Sapagkat ang liwanag natin, liwanag ni Kristo. Hindi liwanag ng sanlibutan. So, tanda po ng biyaya ni Kristo nasa atin kapag tayo po'y inuusig. Kaya di dapat ipagtaka na maraming salungatan sa bahay, sa trabaho, at saan mang lugar bilang Kristiyano. At ikalawa, hindi lamang ito pag-uusig ay katibayan ng biyaya, kundi ang pag-uusig, ito'y pagpapala. Now, sounds redundant, pero pagpapala na may karugtong huwag dapat gumanti. Biyaya itong taglay natin at pagpapala na huwag tayong gumanti sa sino mang umuusig sa atin. Verse 11, ganito ang sabi. Mapapalag kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan. Take note, pawang kasinungalingan. Marahil nauungkat nila ang iyong nakaraan na ikaw basagulero, lasinggo, nananakit na mga tao, pero binabalik lang nila yung gusto nilang ipatama sa'yo, pero pawang kasinungalingan yan sapagkat ikay ngayon namumuhay sa biyaya. At ikay pinagpapala ng Diyos. Kaya lahat ng paratang sa'yo, pawang kasinungalingan, hindi na yan ang buhay mo ngayon. Noon yun, nung ikaw ay hindi pa niligtas ni Kristo. Kaya, anong dapat? Hindi dapat gumanti. Alam yung salitang ito, mga kapatid, mapapalad kayo kapag kayo'y nilalait. Alam niyo yung praise niyong parirala, yung mapapalad kayo kapag kayo nilalait. Yan po ay isang salita o termino na participle. Nagpapatuloy. Pero, yan po ay nasa perfect tense. Perfect passive. Ibig sabihin, ganap na nangyari sa iyo, hindi sa iyong gawa, passive. Gawa lamang ng Diyos sa iyo ang pagiging mapalad, pero ang resulta sa kasalukuyan nakikita pa rin. Yung tinatawag na perfect passive participle. Yung tense na yan. Mapapalad kayo kapag kayo'y nilalait. Sa simula pa lamang, mapalad ka na, pero ang resulta, ikaw'y nilalait. Pinagsasabihan ng kasinungalingan. Ang epekto ay nagpapatuloy pa sa kasalukuyan. Kaya huwag natin ipagtaka kapag may sumasalungat sa atin sa ating pananampalataya. Huwag kayong tumungo, oo nga eh, bakit ganun turo sa amin ni Pastor? Oo nga eh. Mali yata, no? Kasi hindi kumpurmi sa sanlibutan. Hindi talaga at sasang-ayon sa sanlibutan ang turo ng Diyos sa atin. Laging salungat. Kaya nga, ito po ay isang pagpapala na hindi tayo dapat gumanti. Yun ang dapat nating tandaan. Sapagkat hindi ka takataka na simula nung dineclared ka ng Diyos as righteous, pero ang epekto nakikita sa iyong present time. Kaya bagay na laging ipinapahintulot ng Diyos sa atin, na tayo'y usigin. Ngayon, kung tayo po'y nagtatago sa lungga, tulad ng mga ermitanyo, para wag daw silang magkasala, tulad ng mga taong nandyan sa 30 years doon sa kumbento nagtatago para wag magkasala, eh lalo sila magkakasala sapagkat ang kasalanan ay nasa puso. At ang kasalanan yan, malalantad yan kapag ay nasa labas, kung paano mo ito pigilan. Kung paano mo itong ihingin ng kapatawaran sa Diyos. Kanya nga, mga kapatid, ang pag-uusig na ito, ipinapahintulot ng Diyos araw-araw. Tulad tayo nung tasang nandun sa apoy ng pugon. 1 Peter chapter 1, verse 6 to 7,
ang ating pananampalataya, bagamat katulad ng ginto, ngunit ang gintong nasisira ay dinadarang sa apoy upang ito'y madalisay ng 7 times. Ganon din ang ating pananampalataya. Huwag nating ipagtaka kung tayo po ay inuusig o mayroon tayo mga trials o temptations sa buhay because we are Christians. Ang Kristiyano po never pong gumaganti ng anumang salita. Tanda natin. Narinig ba? Narinig ko ba sarili ko? Sapagkat pag ako pinuna ng asawa ko, gumaganti ako. At yan ay hindi dapat. Sapagkat itinutuwid lang ako sa aking pagkatao. Ngayon, pag tinutuwid tayo ng ating asawa, patunayan mong ikay nasa biyaya, hindi ka gumaganti. Amen. Tinood ba na? Siguraduha. Totoo ba yan? Sabi ko sa Tagalog. Tsakin mo. Dahil mawawala ng saysay ang biyaya sa atin, mga kapatid. Hayaan mo yung apoy na yon ang siyang maghuhubog sa iyo tulad sa larawan ni Kristo. At ako'y nasa prosesong yan, mga kapatid. Patawarin niyo ako kung ako'y nakapagsasalita sa inyo ng hindi nararapat. Pag-uusig ay hindi nahanap, mga kapatid. Ito ay kaloob ng Diyos. At bakit ko laging di pinagdidiinan na hindi nahanap? Ito po sa pangalawa, punto. Verse 11 to 12 again, pag-uusig ay natatangi. Yung una, ang pag-uusig ay pangako. Pero ngayon, pag-uusig ay natatangi. Natatangi para sa mga Kristiyano lamang. Capital A, capital A, capital L, capital A, capital M, capital A, capital N, capital G, lamang, unique, para sa Kristiyano lamang. Kaya hindi kailangang hanapin sapagkat ito'y kaloob at ito'y dumarating sa iyo sa araw-araw, ipinahintulot ng Diyos upang ikaw ay dalisayin sa iyong pagiging Kristiyano. Kaya nga, mapalad kayo na pinag-uusig. Itong sa paliwanag ni Pedro, bakit po tayo hindi dapat maghanap ng pag-uusig? 1 Peter chapter 4, verse 14 to 16, ganito ang sabi ni Pedro, kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo. Sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. 15. Ngunit kung magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao o dahil siya'y laging galit sa kapwa, di ba? Ang may galit sa puso, siya'y mamamatay tao. Kaya nga sabi diyan, ngunit huwag magdusa ang sino man sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama o bilang isang mapanghimasok. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niyang Diyos sa pangalan ito. So mayroon pong naghahanap talaga ng pag-uusig. Ano yun? Yung gumaganti. Yung nagsasalita na hindi tama. Yung kanyang pinoproteksyonan ng kanyang dangal para may taas siya gayong totoo naman at makapanira ng kapwa. Eh talagang marami magagalit sa iyo. Marami magtatampo sa iyo. Maraming uusig sa iyo. Pero hindi dahil sa ikaw kay Kristo, kundi dahil ikaw ay isang masamang tao. Kaya ang pag-uusig na nagpapaging mapalad sa isang tao ay hindi po hinahanap. Ito'y kaloob. Kaya hindi dapat gumaganti
ang sino man. So huwag kayong gumawa ng sariling persecutions sa inyong mga sarili. Marami nag-aagalit sa'yo dahil sa iyong ugali. At sasabihin mo, pinipersecute ako. Oo, dahil sa kasamaan mo. Nausabi rito sa ating text, mapapalad kayo kapag nilalait kayo. Yung nilalait po dyan, sa English ay insulto. Kapag ini-insulto kayo, tignan natin salitang insulto, ayon dyan sa termino dyan, hindi sa basta words, word study lang. Insulto rito ay makikita natin sa apat na mukha. Iniinsulto kayo dahil meron kayong bagong pag-ibig. Ikalawa, iniinsulto kayo dahil meron kayong bagong buhay. Ikatlo, iniinsulto kayo dahil meron kayong bagong Panginoon. At pang-apat, iniinsulto kayo dahil meron kayong bagong kagalakan. Ito po'y katangian, tangi, natatanging sa Kristiyano lamang ito. Una, iniinsulto kayo, pinagwiwikaan kayo ng pawang masasama, na pawang kasinungalingan lamang dahil meron kayong bagong pag-ibig. Iba ng pag-ibig ninyo. Matthew 5:10, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katwiran. Dahil sa katwiran. Ang isang Kristiyano, umiibig sa katwiran. Hindi sa kamalian, hindi sa kasinungalingan, hindi sa pagkukunwari. Kaya siya'y tinatawag na mapapalad. At kadalasan siya'y inuusig. Kasi dati, labis mong iniibig ang sanlibutan. Dati, labis mong iniibig, sinusuyo, lumuluhod kung ano ang dikta ng sanlibutan, kung anong ugali ng sanlibutan, kung paano managot ang sanlibutan, kung paano kumilos ang sanlibutan. Yan ang gustong-gusto mong mahalin. Pero ngayon, iniibig mo na ang katwiran ng Diyos. Iniibig mo na ang kanyang salita. Ang pag-ibig mo ay hindi sa salita, kundi ang pag-ibig mo, isinasagawa mo yung iyong natutunan. Kaya mapapansin ng maraming tao, hindi ka nila kakampi. Ikaw ay kaaway nila, kaya ikaw ay iinsultuhin nila. At sasabing, ikaw ay isang hypocrite. Hindi ka ganyan. Kilala kita eh. Kilala kita mula sa iyong pagkabata. Alam kong pamilya mo. Ngayon nagkukunwari ka, ganyan ang buhay mo. Hindi niya alam nang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Wala na ang dati. At dahil dyan, nagagalit sila, naiinis sila, sapagkat naiinsulto sila sa kanilang buhay dahil hindi sila makaalis doon sa ugaling yun. At ikaw nandyan na, nasa tugatog na ng panibagong-bagong tao. Iba na yung kinauhawan mo. Dati, kinauhawan mo yung bahal. Alam niyo yung bahal? Tuba. Syoktong. Walang inisip kundi, inom tayo, pre. Kinauhawan yun, yung bidahan, yung sumsuman. Yun ang kinauhawan, pero ngayon hindi. Ang kinauhawan mo ay katwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos, salita ng Diyos, gawain ng Diyos, mga kapatid, mga anak ng Diyos. Yun ang kinauhawan mo ngayon. Yun ang iyong kinagigiliwan. Hindi mo ikinikompromiso yung katotohanan na sa iyo. Ayaw mo itong madungisan. Dahil sa iyong ugali, ayaw mo madungisan. Gusto mo laging nasa kabanalan. Bago ng pag-ibig mo. At salamat sa Diyos. Balikan natin muli ang ating nakaraan. Ang dami nating iniibig. Lahat kasalanan, lahat kayabangan, lahat pagkukunwari, lahat kasinungalingan, lahat pagmamalaki. But praise God. Binaguhan tayo ng bagong puso. Kaya marami pong mga insulto sa atin dahil hindi na tayo kasabayan nila. Hindi na tayo kapolitiko nito. Kapartido. Ayaw ko ipasok ng partido. Pero yan pong katotohanan.
ikaw ay nasa katuwiran. Ikalawa, hindi lamang ikaw may bagong pag-ibig na nakikita nila, meron kang bagong buhay. Yung pag-ibig mo nakikita sa buhay. Matthew 5:11 again. Basahin lang natin, ulinigin natin ang sinasabi ng salita. Bagong buhay. Ang sabi diyan, mapapalad kayo kapag kayo'y nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Bakit nangyari daw yon? Dahil kay Jesus. May bagong buhay ka. Mapapalad. Yan ang nakikita nila. Dati, wala ka rin sinasanto na kasamaan. Lahat ginagawa mo rin. Kung kaya nila, kaya ko rin. Pero para sa akin, walang sino mang maaring magbigay sa akin ng pagkalimot sa isipan ko kung gaano ako kasama noon, sapagkat yun ang dahilan para makita kong kabutihan ng Diyos. Eh, kapatid ko yan, Brother Felix. Pag ako naglalakad sa kalsada, may nakasalubong kami, nasawa ko, sa bisyete. At pag tumingin sa akin yung, kahit gaano pa siya kalaki, pag tumingin sa akin, 3 seconds, pag tingin niya, pitik agad sigarilyo sa mukha niya. Yun ang gustong-gusto ko eh. Yung mapaaway, yung... Pero salamat sa Diyos dahil lahat ito ginawa ni Kristo. Kaya naman, bilang ganti, ano mang insulto ang ibigay sa iyo, tumalikod ka na lang. Ano mang panlalait, ano mang pawang kasinungalingan, ibalik man nila ang iyong kahapon, mag-praise God ka sapagkat dahil doon, hinango ka ng Diyos, doon ka hinango ng Diyos. Pero never retaliate. Huwag kang mag-revenge sa kanila, kundi magpasalamat sa Panginoon kapag ikay nilalait. Ganon din naman si Christ, di ba? Si Christ tinawag siyang may demonyo eh. Kaya sabi ng Panginoon, ang isang estudyante hindi maaring lumakpas sa guro, maaari siyang pumantay. Kung paano siyang nilalait, ganon din naman kayo, lalaitin din kayo dahil sa akin. Ang masakit po kung tayo po ang siyang nang iinsulto sa iba. Kapag tayo nag-iinsulto, nagagawa ba natin yan? Maganda hangarin sa atin ng tao, ibabalik mo ng insulto. Anong pakailan mo sa buhay ko? Ikaw ba nagpapakain ng mga anak ko? Ikaw ba nagpapakain ng... Diba? Ganon? Tinutuwid ka? Yeah? Alam bakit kaya tayo nakatanggap ng insulto rin sa iba? Gusto natin, dahil masyado tayong mayabang. Gusto natin ipakita, alam natin lahat. Kaya pagka ikay pinagsabihan, mangangatwiran ka ng lahat ng pangangatwiran. At iyan hindi po tama. Dahil kay Kristo, hindi dapat ito mangyari. Anong dapat gawin? Tigilan mo na, please. Tigilan mo na. Maring hindi bigla, pero gawin natin ang lahat na magagawa natin, na matigilan natin ang ating lumang ugali. Nandiyan pa yan eh. Matthew 7, ang sabi ni Paul, yung gusto kong gawin, sana. Hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, siya kong ginagawa. Bakit? Mayroong panibagong batas sa plug ko. Yun ay ang kasalanan, the remaining sin. Pero ang remaining sin natin, hindi dapat tayo ang makontrol. Kundi ito dapat tayo ang mag-control. Kaya nga mayroon tayong sanctification eh. Mayroon tayong kabahagi sa ating kabanalan. Progressive sanctification. Tigilan natin. Ikatlo, tayo po ay makikitaan ng bago. Kaya tayo ay natatanging mga tao dahil mayroon tayong bagong buhay, pag-ibig, bagong buhay, bagong Panginoon. Ang sabi po sa 11, mapapalag kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig, pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan ng pawang kasinungalingan dahil sa akin.
dahil kay Kristo na ating Panginoon. Gusto nating maglingkod sa Kanya. Gusto nating maluwalhati siya sa ating mga buhay. Ang sinabi po rito, mga kapatid, sa Beatitudes na ating pinag-aralan, walang sinasabi na inuusig ka dahil sa kulay mo. Ang sabi ng Panginoon dito, kayo'y pinagsasabihan ng kasinungalingan, nilalait, ininsulto dahil sa akin. Yun ang dapat natin tignan. Hindi tayo nilalait dahil iba ang kulay ko, negro, iba lingwahe ko, bisaya ko. Di ba maraming nilalait na bisaya? Eh yung mga bisaya na, mamayabang naman. Bisaya ka, ano? Eh magmamayang bisaya, anong ebidensya mo? Doon na sinabi niya, eh, may ebidensya na. Hindi dapat ganun ang mangyari. Mayroon tayong bagong Panginoon na siyang dapat nating bigyan ng luwalhati. Hindi tayo inuusig dahil tayo ay ibang kulay, ibang lingwahe, dahil iba ang politika na partido natin. No, tayo po ay inuusig dahil tayo ay Kristiyano. Dahil tayo kay Kristo. At pang-apat, makikita sa atin ang bagong kagalakan. Hindi lamang bagong pag-ibig, bagong buhay, bagong Panginoon, kundi bagong kagalakan. Iba na yung kagalakan natin. Iba na yung, sa Bisaya pa, dili na nakuha ng bakak, katawa, bakak. Di ba? Kundi iba na yung kagalakan natin ay sa Panginoon. Verse 12, ang sabi, magala kayo. Hindi sinasabing malungkot kayo o bawal ang magala, kundi magala kayo. Utos yan. At sinong inutusan niya? Context? Mga mapapalad. Sino mapapalad? Kristiyano. Magala kayo at magsaya sapagkat malaki ang katimpala ninyo sa langit sapagkat gayon din naman, ganon din nila inuusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Ano daw dahilan? Bakit tayo magala? Bakit tayo magsaya? Sapagkat malaki ang kantimpala natin sa langit. Ang ating pong kagalakan wala sa lupa. Bagamat, dapat tayo magalak kung makatanggap tayo ng blessing. Dahil alam natin, kapahintulatan ng Diyos yan sa puso ng bawat tao. Pero ang ating pong kagalakan hindi batay sa mundong ito, kundi dahil mayroon tayong nakatago ron. At ang Diyos ang siyang nagbabantay nito, walang sino mang makakaagaw sa gantimpalang yung ang langit nasa atin. Kaya magala kayo, iba yung kagalakan natin kaysa sa kagalakan ng mundo, mga kapatid. At ang sabi pa dyan, magpakasaya kayo. Ang sabi sa Lucas 6:33, lumundag kayo sa gala. Ibang klase ito, mga kapatid. Siguro pagka kayo ay tumataya ng loto, hindi ko sinasabing tumaya kayong loto, ha? Nasa inyo yun. Dapat makita sa atin pagiging Kristiyano na ang Diyos lang ang makapagbibigay sa atin ng tamang kailangan natin. Kung halimbawa tumayo kayong loto at 2 taon nang walang nananalo, gano'ng nakalaki yung premyo? Di ba noon dati may inabot na ng 800,000? Eh kung 2 taon nang walang nananalo, araw-araw yata may nananalo eh. Gano'n na yun? Baka bilyon, trilyon na. Palay ko naman siguro. Pagka nabalitaan yung kayo yung tumama, nandun kayo sa hagdanan, palay ko lulukso kayo. Ang tingin nyo rin sa taas ng patag dahil sa katuwaan. Higit pa dyan ang dapat nating kagalakan. Sapagat ang kagalakan natin kailanman hindi mawawala. Hindi maglalaho. Hindi kukupas ang kagalakan natin. Kaya sabi ng Panginoon, magala kayo. Masaya kayo. Exalt. Lumundag kayo sa tuwa. Bakit po? 2 bagay. Bakit kailangan tayo lumundag? Why? Sapagkat ang pag-uusig po dahil kay Kristo, ito'y katiyakan ng ating pananampalataya. Persecution for Christ brings assurance of faith.
Ito yung nagpapatibay ng ating pananampalataya. Ang sabi nga sa ating binasa kanina sa 1 Peter chapter 4 verse 12, ang sabi po ni Pedro, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo subukin, na waring may isang katakatakang bagay na nangyari sa inyo, kundi kayo'y magalak, yamang kayo'y makikibahagi sa mga pagdurusa ni Kristo upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag na. Yan yung blessed hope natin pagdating ng ating Panginoon. So assurance po ng ating faith yan kapag tayo po ay napag-uusig. At ikalawa, ito po yung nagbibigay sa atin ng reward in heaven. Reward sa ating sa langit na ating tatanggapin. Kaya nga mga kapatid, unang dahilan ng reward sa langit, Romans 8:18, itinuturing ko, sabi ni Pablo, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Yung ating pagdurusa ngayon, kahit si Sister Aileen, nagdurusa. Hindi man natin naramdaman ang kanyang naramdaman, pero makikita natin sa kanyang katauhan. Kung makita nyo lang yung kanyang turok dito. Pero sabi po ng banal na kasulatan si Aileen, yung iyong pagtitiis ngayon sa kasalukuyan, hindi karapat-dapat may hambing sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Kaya ang sabi, Revelations 2:10, be faithful unto the end. Be faithful unto the end. Manatili tayong tapat hanggang wakas. At ikalawang dahilan, mga kapatid, 2 Corinthians 4 verse 17, ganito ang sabi, sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Lahat ng pain, sufferings, trials, persecution natin, isang magaang na bagay lamang ito kumpara sa kaluwalhatiang matatanggap natin sa kanyang karya. Tulad ni Pastor Boy, hindi ko alam kung ilang buwan siya nag-suffer doon sa kanyang sakit sa esophagus. Namayat siya. Pero ngayon, hindi may kumpara yung kaluwalhatiang naraman niya ngayon. Pagdilat ng mata niya, makikita niyang mukha ni Kristo. At ang puso niya, lulundag sa kagalakan dahil nakita ang mukha ng Panginoon. Mga kapatid, paalala, bago tayo magtapos. Pagdating po sa pag-uusig bilang Kristiyano, at darating to sa atin sapagkat ito'y pinagkaloob sa atin at ipinapahintulot ng Diyos sa buhay natin. Tandaan lang natin, tanim natin sa ating puso, huwag itong baliwalain. Huwag itong baliwalain. Sige, kaya mo dyan, bahala siya, matatapos din. No. Bisyo na lumalago ka sa pagtitiwala sa Diyos. Kapag may pag-uusig, anong dapat gawin? Lumuhod, manalangin, humingi ng lakas. Sapagkat ang pagluhod ng tuhod siyang paraan ng Diyos upang latiguhin ang ating kaaway. Huwag natin itong baliwalain at higit sa lahat, huwag natin itong masamain. Sapagkat pagka minamasamaan natin ang pag-uusig sa atin, tayo mismo naghahanap ng pag-uusig na walang kabuluhan. Dapat nating tanggapin, Lord, salamat po. Sana lumago ang pagtitiwala ko, self-control ko sa aking sarili. At pangalawa, huwag tayong maging katipisuran. Kapag tayo po ay nakikitaan ng mali, tayo po ay pinapayuhan, tinutuwid. Sana hindi maging dahilan para tayo ay katitisuran ng iba dahil sa masama nating asal. Tanggapin natin, ang Diyos ay gumagamit ng iba't ibang kasangkapan upang tayo po ay mapapakinis
tulad ng isang gawang iskultor para mahulma kung bulaklak man o paru-paro man ang ginagawa niya, napakaraming instrumento, may pait, may katam, may lagari, may isis. Lahat yan gagamitin ng Diyos para tayo kuminis. Ito'y tulad ng apoy. So, huwag tayong maging katitisuran ng mga unbelievers. Mga unbelievers. At higit sa lahat, alalahan natin sa araw-araw. Nawa makita sa atin ang totoong pagbabago. Totoong pagbabago gaya ng ginawa ni Kristo sa atin na hindi na makikita sa atin yung mga nakaraan, kundi ang makikita sa atin ay pawang bago at matuto silang magpurit, lumuluhati sa Diyos mo. Tayo po yung manalangin. Opo, Panginoon, naunawaan namin, Lord, ang isang pagpapala. Isang kaloob ninyo ang pag-uusig, trials, tribulations, anumang pasakit na aming dinadanas upang kami hubugin sa nais ninyong pagkahubog. Nawa maging matanggapin ang aming puso. Gawan niyo kami ng bagong puso, Panginoon, na handang tumanggap. At huwag naming isipin ng mabigat na mga pagsubok sa buhay. Lagi namin itong ihambing sa kaluwalhatiang naghihintay sa amin sa iyong karian upang aming matiis, aming may sa buhay na may pagtitiis at pagtsatsaga at may kabanalan ang aming mga kahirapan sa buhay na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Thank you.